Hello po. Part 3 po to nung ginagawa kong content na SPG. Ang karakter po si Judah. Bali, episode 2 po ito, part 3 po ito nung konting life story ng mga anak ni Jacob. Ito nga po ay tungkol kay Judah. Guys, pasensya na po kayo ha, kasi talagang dinidetalye ko. Magbubus din po ito ng faith natin sa ating Panginoon. Kasi para po mas lalo pa tayong maging aware na kaya po talaga magbubuhos ng sobrang parusa ang ating Panginoon. Dahil noong unang panahon po, sobrang sasama din po ng ginawa ng mga tao. Tapos parang what is happened, biblically speaking, is happening and will happen again and still happening. Kasi po andito po yung mga pinag-ugatan eh. Kaya ako din po naisip tong content na to. Kasi para po mas mag-boost pa yung pagmamahal at pagtitiwala natin sa Panginoon. Para po mas tumibay ang faith natin sa Kanya. Para po mas lalo pa nating maging eager tayo na magpakabuti. Kasi ito po yung mga rason. Sundan nyo po, tapusin nyo po lahat ng part. Yun lang po ang piniplease ko sa inyo. Kasi ang goal ko talaga po sa mga content ko, bago man lang ako mapikit, eh, nasa internet po ang aking mga video. May makapanood man po ng mga content ko, ng mga life lessons, motivation kong video, eh, makapaghatid ako ng katiting na motivation at magdagdag ng faith sa mga taong makakakita ng content ko. So, bali ito nga po, si Judah po nagkaroon ng 3 anak. Ang mga anak niya po, puro lalaki. Si Er po yung panganay, tapos si Onan, tapos po si Sheila. Tapos ito pong una niyang anak, si Er, nagkaroon ng asawa, si Tamar. Si Tamar po, parang ano po ito, nasa Old Testament po lahat ito ha. Pwede nyo naman po itong i-research eh. Alam ko po nasa Genesis to, Genesis 38. Kayo na po ang bahalang mag-research. Kasi pinanood ko lang din po yung mga dokumentary na ito. Ang dami ko pong nakuhang context. Ang dami ko pong mas lumalim po talaga yung pagkaintindi ko kung bakit sumama ang tao. Kasi nga po ang tao po kasi gusto lagi hihiwalay sila sa katuwiran ng Diyos eh. Kaya po sila napapahamak. So, bali ito pong si Er, nung nag-asawa, na pangasawa nga po niya, si Tamar. Tapos si Tamar po, nakita po ng Panginoon na si Tamar, itong babaeng to, sobra po itong naaabuso. Kasi si Er po, hindi niya po inaanakan, hindi niya po binubunti si Tamar. Sundan niyo pa po guys, kasi noong unang panahon po, ang mga babae po, talagang kumakapit po sila sa mga lalaki kasi iba pa po ang gobyerno nung panahon nila eh. Wala pa pong kaayusan. Sundan nyo pa po. Thank you po for watching. To God be the glory po and God bless us all.